Hello guys, this is Benji Palaran Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur guys. Natapos na ang tinatawag na ECQ and we are going to on GCQ na, di ba? And still, we are working on na tinatawag na new normal sa ating mga negosyo at buhay. So, the past few months na hindi ako nag-YouTube at hindi ako masyadong active sa aking channel, marami akong natutunan sa habang marami akong natutunan habang dumadaan tong crisis na to. And I always study a lot and do much thinking. Before ko sabihin yung mga natutunan ko about quarantine and ano yung mga aking mga lessons na aking natutunan habang tayo ay dito na natitawag sa pandemic about COVID-19, huwag nyo kalimutan subscribe sa akin channel, press ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. Alam ko, iba tayo, nag-struggle tayo ngayon. Medyo nagbago lahat ng ating plans or yung mga gagawin natin sa buhay natin. Other businesses hindi na magbubukas. And other businesses are struggling to change to the new normal state ng ating buhay ngayon. Okay, I'm in real estate. Aminin ko, naapektuhan din ang aking anak buhay. And now is parang we're praying that we can make it through the day na hindi kami malulugi dito sa aming mga business na ginagawa namin. And ito lang yung mga masasabi sa inyo. 3 things kung you are struggling in the new normal or you're doing business right now. I'm not your business guru. I'm not a certified coach, just a simple entrepreneur doing the best he could to make this crisis and to keep moving forward sa ating buhay under this new normal. Una, di ba? I'm sorry. Diba ano sa ating mga negosyo or ang isang negosyo ay parang tao na humihinga? Bakit kaya? Diba kung nawawala ng hininga ang isang tao, nasusuffocate siya? So, ganun yung nangyayari sa atin. And kung i-rescue tayo ng isang rescuer is like kailangan na tinatawag na CPR. Diba? Hangin. Ganun yung negosyo kaya ng hangin. Yung nangyari sa akin, sa negosyo ko, parang kailangan ko ng CPR. Ayun. So, una, before, yung ano, nagpapanik ako at takot ako, hindi ako makatulog because of something changes sa atin, sa ating hanap buhay. And have fears. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na she still encouraged me to keep moving forward sa gagawin ko. And I know this is a scary situation sa amin. Ang akin, bakit ko sinabing CPR sa negosyo? Una, bago kung nag-negosyo ka, ano yung C? Yung C is about yung cash. Yan. Bakit cash? Kailangan may cash ka dito sa pandemic na to. Meron kang enough cash or
tinatawag na nag-discuss ako ng another video about emergency fund. Nakatulong to sa amin. May emergency fund kami. Kung habang merong crisis na hindi kumikita ang aming hanap buhay, stop kami ng 3 months eh. Hindi kumikita pa rin pagkain mo, kuryente tubig mo, and yung panggalaw mo for araw-araw. Kasi walang cash flow na mapasok sa yung negosyo. Dapat meron kang enough savings or cash or may emergency fund ka para meron kang panggalaw. And nagpapasalamat din ako ngayon that I become financially knowledgeable to save and to invest and to have a emergency fund. So, nakagalaw kami. Yun yun. Tip ko sa inyo guys, kung nag-uumpisa kayo, create an emergency fund. That it will help you a lot sa darating ng crisis. Sabihin mong sigurista ako, sigurista ako. I lost a lot of money on my entire life, but I learned from that experience. Kaya yung loss niyo parang enrollment ko yun sa School of Hard Knocks na tinatawag. Second, C, cash. P is dapat marunong ka mag-pivot. Ano yung pivot? Ito yung parang sa basketball, you need to change your business model. Yan. Kasi ngayon, halimbawa, yung Jollibee, hindi, wala siyang walk-in. Hindi siya pwedeng mag-dine-in na tinatawag. Anong ginawa nila? Nag-delivery sila. So, sa negosyo ngayon, sa amin, sa real estate, I'll do updates on the new normal activities of real estate. And I'll provide it to the video or the next video na ibibigay para mag-guide kayo, okay, about how to buy property in a new normal. Iba na eh. Iba siya. Talagang we're getting all the updates, nagbabago ngayon. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kasi lahat na apektuhan dahil dito. Okay? So, balik tayo. Pivot. You need to change your business model na tinatawag. Kumbaga, you need to change it. Hindi na mag-work yung dati. Dahil kasi nga, hindi na gagana. Dahil kasi, ang mga tao takot nang lumabas. Merong mga curfew. Hindi pwedeng dikit-dikit. So, it will change. Ganun din sa aming hanap buhay. Hindi ka makakapunta sa isang certain place. Dahil kasi nga, paano may titrimitaos doon sa isang bahay, hindi ka pwede makapasok sa isang barangay. Mga ganun bang bagay na kailangan natin. Ano? But we need to keep moving forward. So, you need to do change your business model. O yung tinatawag na diskarte ba? Sa negosyo mo na mas kikita ka. Yun. Natutunan ko to sa one of the seminars in Bounce Back about pivoting your business to the new normal. And I suggest create new stream of incomes. Don't be relying on one stream of income. Mahihirapan ka. Diba? So, create multiple stream of incomes. So, kagaya ko, I'm a real estate broker. We're doing networking. Hindi ko kinakaya yun. I'm selling other iba-ibang products online. E-commerce yun, tinatawag. Or secondly, I'm doing consultation in documentation about real estate. Soon I'll sell insurance, I'll activate my insurance license. Hindi ko naman kinakayaan about insurance about St. Peter, na problema yun. Diba? So, maraming opportunity. You train yourself and create more skills to create more opportunities. Sabi nga ng isa sa mga negosyanteng kakilala ko, mawala lahat ang negosyo ko, kaya ko ibalik yun. Because I have the skill and knowledge para itayo yung particular ng negosyo nyo. Okay. And itong pandemic nito ay it will pass. And
yung susunod is yung R. Yung tinatawag na resilience. Ang resilience is a attitude thing. I have weakness about that. Kung may problema, magwawala na, may tangulo. One thing I learned from my wife, na you have to be, have the resilience. It's an attitude that you be gratitude na andito ka, meron ka. You can work this out in a certain way. Yun. You have resilience. Na is a trait value sa isang negosyante or isang person na kaya natin gawan to ng paraan. Guys, I hope may natutunan kayo dito sa aking message about ano yung natutunan ko. CPR, cash, pivot, and resilience. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel and click yung bell button, guys. So, if you have comments or suggestions, I'm gladly comment below kung meron kayong gustong i-video ko about real estate, negosyo, and other matters, guys. So, guys, keep safe. May COVID pa rin. And mag-ingat tayo. Thank you so much for watching. See you again on my next video.